ang tao na nagpapasakop sa Diyos ay nagsusumikap na maging mabuti at tapat na alipin. Ang tao na nagpapasakop sa Diyos ay nagsusumikap na maging mabuti at tapat na alipin. Mga kapatid, sa unang pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ito po ang sabi, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang kita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Ariho ang kasunod. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. Napakasimple po. Kaya sinasabi ng Diyos na huwag paghariin ng kasalanan sa ating buhay, sa ating pagkatao. Kaya sinasabi ng Diyos, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang inyong katawan, ang inyong buhay. Kasi ang gusto niya, ang tao ay sa kanya nagpapasakop. Sa kanya nagpapasakop. Kaya magandang tingnan, mga kapatid, sa buhay mo bilang tao, ikaw bilang Katoliko, bilang ina, bilang nanay, bilang kaibigan, bilang mamamayan, at ngayon, bilang nagsisimba sa parokya ng San Dambana ni Santo Padre Pio, magandang itanong sa sarili, tunay ba akong nagpapasakop sa Diyos? Nagpapasakop ba ako sa Kanya ng buong buo? Baka naman ang sinasakop mo yun, ikaw ang mismo ang sumasakop sa iyong sarili. O malamang ikaw ay nagpapasakop sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. O malamang ikaw ay nagpapasakop sa kasalanan. Kay simple lang po. Halimbawa, ang sinabi ko, ikaw ba'y nagpapasakop sa mga bagay na ibibigay ng mundo? Nagsisimba ka ngayon, eh bakit i-text ng text? Kanyo ka nagpapasakop sa cellphone o sa misa? Kanyo ka nagpapasakop sa mabuting balita, sa aral, o sa cellphone mo? Ha? Yan ang tao eh. Kung minsan, hindi natin alam yung palang ating ginagawa. Kaya naitipwera ang Diyos. Hindi niya tayo masakop-sakop. Eh kasi ang tigas ng ulo mo eh. Nagdadasal na. Eh kung ano-ano pang iyong iniintindi. Diga? Eh doon pa lamang, ikatalo na eh. Diba? Doon pa lang. Kita na. Saan samantalahin yung pagkakataon na ganito na umalis ka na nga ng bahay para magpunta dito, para magdasal. Yung lubos-lubosin mo na yung pagpapakita ng iyong pagpapasakop ng iyong buhay sa Diyos. Pagod na nga yung isipan mo. Pagod na nga yung kalooban mo. Pagod na nga yung katawan mo. Eh kung gusto mong makatagpuyan ng kapahingahan, hindi sa biso, hindi sa kasalanan, matatagpuan ng kapahingahan ng mga yan.
ang tunay na kapahingahan ng iyong katawan, ng iyong kaluluwa, ng iyong puso, ng iyong isip na pagod, gusto mong matagpuan sa Diyos. Pero hindi mo matatagpuan yon kung ikaw sa iyong sarili ay hindi nagsusumikap na magpasakop sa Kanya. At ang bawat araw ay pagkakataon na ibibigay ng Diyos sa iyo at sa akin, sa atin, para tayo ay magpasakop sa Kanya. Kung sa umaga pa lamang, sinasabi mo na sa iyong sarili, Lord, sa iyo po ako magpapasakop para lahat ng aking iisipin, para lahat ng aking gagawin, para lahat ng aking ikikilos, para yung aking maghapon ay maging kaaya-aya sa iyo. Ang dahilan, sa iyo ako nagpasakop. Pero hindi doon natatapos ang paalaala ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng mabuting balita. Kapag ang unang pagbasa na ating pinag-inilayan ay napagsumikapan mong gawin yung pagpapasakop sa Diyos, ito ang magdadala sa iyo doon sa ilang magandang katangian ng isang mabuting tao o ng isang pagiging tao. At sinasabi nga sa mabuting balita ay isang pagiging alipin. Hindi pagiging alipin ng kasalanan, kundi pagiging alipin ng Diyos. Bagay na binanggit din sa dakong huli ng unang pagbasa na sinasabi, pag-alipin ng kasalanan, alipin ng masama. Pero pag-alipin ng Panginoon, alipin ng kabutihan, mabuting alipin. At din po yung binanggit sa mabuting balita na ipinapaalaala nung ang Panginoon ang sinasabi niya ay magbantay kayo. Maging tapat kayo kahit kayo'y hindi nakikita ng inyong Panginoon, magbantay kayo sa Kanyang pagdating. Pagiging matapat na alipin, pagiging matapat na tao. At yung sinabi doon sa isang bahagi ng mabuting balita, kapag ka hindi matapat at hindi mabuting alipin, ano yung sinabi? Magiinom, maglalasing, kakain yung alipin. Ay wala pa naman ang aking Panginoon eh, di gabi muna ang aking gagawin. Hindi naman ako kita ng aking Panginoon eh. Ay di okay, magsasarap muna sa buhay, ganito ang aking mga ikikilos at igagawa o gagawin. Hindi mabuting alipin, hindi matapat na alipin. Pero sa isang banda o sa ibang bahagi naman, ang isang mabuti at tapat na alipin, kahit hindi siya kita naroon man ang kanyang Panginoon o wala, siya ay magsusumikap na maging matapat at mabuti. Simple lang ang dahilan. Kasi siya ay nagpapasakop sa Panginoon. Nagpapasakop sa Diyos. Maaari din tingnan sa ating buhay, eh sa ako naman yung hindi kita ng aking asawa, eh ako muna yung mangangalunya. Ako muna yung maghahanap ng ibang lalaki. Ako muna yung maghahanap ng ibang chicks. Hindi naman ako kita ng aking boyfriend o girlfriend, eh ako muna yung magsasideline. Mabuting alipin? Matapat na alipin? Hindi. Ano ang dahilan? Hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi naman ako kita ng aking bossing. Wala namang mag-check sa akin. Ay, nakaikot na naman ang aking bossing. Petex-petex na lamang ako sa trabaho. Magpapatama na lamang ako sa trabaho. Mabuting alipin? Matapat na alipin? Hindi. Simple ang dahilan. Hindi nagpapasakop sa Panginoon, sa Diyos. Pero sa isang tao na tunay na nagpapasakop sa Diyos, ang kanyang gawa, matapat, at siya ay nagsusumikap na maging mabuting tao.
Kaya sa misang ito, magandang kapat mga kapatid, ating tingnan ang ating sarili pagnilayan. Ang nagpapasakop sa Diyos, nagiging mabuti, nagsusumikap na maging tapat na alipin. Magpasakop sa Diyos araw-araw para ikaw ay maging tapat at mabuting tao.